My dear brothers and sisters, the first reading speaks about hardship. Lahat po tayo nahihirapan. Minsan dumarating sa punto sa buhay natin na nagtatanong tayo sa Diyos, bakit tila baga walang nangyayari? We have worked hard, we have done everything, and we have given our best. Still, there is no progress. Or sometimes we will say, I already give my best, but my best was not enough. At minsan tinatanong natin ang Diyos, kailan ito matatapos? But in the first reading, we were told, everything has its own time. Matatapos din yan, ibibigay din yan, dahil alam ng Diyos kung kailan natin ito kailangan. Magkaiba ang hangarin ng Diyos at hangarin ng tao. In the Gospel, the same thing that had happened at the last part of the Gospel, sabi sa atin, sabihin ninyo sa inyong sarili, kami ang mga napalalong tagapaglingkod, ginagawa lamang namin ang kung ano ang iniuutos sa amin. Walang saysay. But if we will look at these two readings in the perspective of God, we would say na ang paggawa natin ng mabuti should not be rewarded. Ang sakit naman nun, Father. Uulitin ko. Kapag gumawa tayo ng mabuti, hindi tayo dapat na bayaran. Bakit? Actually, whenever we do good, we do things that praises God and help others, we are actually returning the favor to God because He has already given us the grace. Kung ang inyong mga anak nag-aral ng mabuti, may mga magagandang grado sa school, active, etc., naghugas ng pinggan, gumawa ng gawaing bahay, and expecting something as a reward, they should realize that they are doing that dahil ibinibigay natin sa kanila bilang mga anak ang kanilang kinakailangan bago pa nila hingin sa atin. You are sending your children to school and you are giving them baon every day. Mag-aral sila o hindi, ibinigay na natin. Pero kung mag-aral sila, gawin nila ang nararapat, yun ang pasasalamat na ibinabalik nila sa atin. Kasi kung sa tuwing magkakaroon ng mataas na grade, may reward, baka lumaki yan, lahat ng gagawin nila may bayad. At yan ang reklamo ng tao sa first reading. Kailan ito matatapos? My dear brothers and sisters, papaano daw natin mapalalakas ang pagtitiwalang ito? Sabi sa second reading ni Paul, let us not be ashamed to proclaim Jesus Christ, who once gave up everything to love us. Ibinigay na niya sa atin kahit na ang kahihiyan at ang pinagtitiis na natin ay pakikiisa sa kanyang paghihirap na noon ay dinanas niya. So my dear brothers and sisters, hindi tayo dapat nagrereklamo kapag tayo ay nahihirapan dahil ito ay pakikiisa natin sa paghihirap ni Kristong nauna na sa ating maghirap, mabigyan lamang tayo ng kaligtasan. Let us also teach our children na it's okay to undergo trials and difficulties.
hindi lahat ng bagay pag hiningi, ibinibigay agad. May mga bagay na kailangan mo munang paghirapan. 5 years old pa lang humingi ng sports car, ibibigay mo na agad? Siyempre hindi. Diba? Kailangan matuto muna sila maging responsable sa buhay. Pagkatapos ng high school, nagpaalam, "Ma, magpapakasal na kami ng girlfriend ko, ipapakasal mo agad?" Hindi. Kailangan muna nila matuto paano ba magbuo ng sariling pamilya. Because later on, they will be the one to train their children also. Amen.